morning. This is Mary Jess Narachun. Good morning mga Oragons. At kakain ako. Meditating na ako. Ayan. Today is Martes Santo. I cook hot dog. This one. For me, and my favorite. So I have suka na ako mismo yung gumawa. Ito siya. And I have this. I have cucumber. I'ma make you pump like that. Kausap kasi kaburyo, wala akong kausap. So ano ba ang pinagkakaabalahan nyo habang ganito quarantine? Ano ba yung pinagkakaabalahan nyo sa buhay nyo? Kayo din ba ay tulad ko na no work no pay? Usapan natin yung mga no work no pay, ha? Ganun din kami ng asawa ko. No work, no pay din kami. But, mabuti na lang, last year, we start na mag-ipon. Alam niyo yung naano ko talaga yung asawa ko, na-encourage ko talaga yung asawa ko na mag-ipon. Ayun mo. Kamaris and sibuyas na may toyo. Plus, yung toyo na sausaw nyo sa suka. Maanghang ha? Perfect. Pakasabihin nyo yung dalawang ulam hindi ko kinakain. Actually, dito kasi sa bahay, iba-iba kami yung ulam. The hot dog is for my baby, and then this one that look like the sausage one is for my husband. Ako hindi ako mahilig sa mga ganito. Ito yung hilig ko yung tuyo. So ito yung kinakain ko. Gusto ko ng mga comfort food kasi nga gusto ko ma-relax sa ganitong panahon. So that's it. So, ito tuloy ito yung kwento ko. Last year, we start to ipon. Actually, it's 2018. Ba? 2019, nakapag-ipon kami. So, doon nagsimula na dapat madagdagan, hindi mabawasan. So, lagi akong may parang may mga pangitain na may mangyayari masama. Ganyan. Like, windol, bagyo, flood, ganyan. So, lagi kong sinasabi sa asawa ko na wala sa ating makakatulong kundi tayo lang dalawa. Kahit pa may mga kapatid ka sa paligid mo, may mga pinsan ako, may mananay ako, at may ano ako sa paligid ko, may mga auntie na pwede nating mahingan ng tulong. Pagdating ng sakuna o pagdating ng mga kalamidad, syempre, ang uunahin din yan yung sarili nila. So, lagi tinatak ko talaga sa utak ng asawa ko na mag-ipon tayo. Kasi, ang lagi mong titignan lang na tayo lang lagi yung magtutulungan. Walang iba makakatulong sa atin. My husband is older, 8 years older than me. Ayun, niniwala naman siya sa akin kasi alam nyo, nung nagsimula pa lang kami dito sa buhay namin ito, alam nyo ba yung 8 p.m. namin nakasangla, isang kahig isang tuta, ganun, ang iyo. Siguro, kung
ganun pa rin yung life namin, yung mindset namin, hindi kami nag-ipon. Hinayaan namin na yung ATM nakasangla lagi. Nasanay kami sa ganun na utang. Siguro, ang mangyayari sa amin, siguro kawawa kami ngayon. Lalo po may anak kami, diba? Siguro kawawa talaga kami ngayon. Siguro mukha kami pulog ngayon. Wala kami makain ngayon. Hindi relax yung utak namin. Thanks God na lang din talaga. Kasi, kumbaga, nauna yung instinct ko na may mga pwedeng mangyari na ganito at wala kaming pwedeng asahang iba. At nakakahiya sa panahon ngayon, naaasa ka sa ibang tao. Like, okay lang kung may... Okay lang kung may gusto talagang tumulong sa'yo. Yung, kumbaga, kusa. Pero yung mukhang nagmamakaawa ka na sa panahon ngayon, nakakahiya. Pero, once, ito sabihin ko sa inyo guys, once na ipit kayo sa panahon ngayon, wala kayong makain, yung anak niyo iyak na, gutom na, huwag kayong magdalawang isip magmakaawa sa mga taong nakikita niyo ngayon. Kung yun ang kailangan gawin magmakaawa, magmakaawa kayo guys para sa pamilya niyo. Kasi kahit ako, kung ako, yung pamilya ko wala makain, baka makatakbo ako doon kay mayor para lang humingi ng tulong. Baka kahit na may mga checkpoint, baka malagpas ako yung bigla. Kasi nga, syempre, pag abot pa sa pamilya natin, lahat gagawin na natin. Lahat ipupursue na natin eh. Kaya, thanks God na lang talaga din ngayon. At yun yung na-realize ko at mas natutunan ko pa na dapat pala talaga i-overuse guys. Dapat pala talaga may ipon ka palagi. Dapat pala talaga may naisi-save pa. Kasi kung wala kaming naipon guys, alam niyo yun? Naku po. Alam niyo ba ang every week namin na grocery, it's cost 4,000 plus. Para yan sa one week. Another week, 4,000 plus. Minsan naging 3,000 naman pero hindi siya bumababa ng 2K. So, 3,000 plus, 3,600 ganyan. Isipin nyo, itong quarantine na to, tapos minsan lalabas pa kayo, ayaw mo minsan magluto, meron din naman kasi minsan delivery, naisip pa ng asawa ko, magpa-deliver na lang, ganyan. Kung wala kang pera sa panahon ngayon, tapos sasabihin mong gagawa ka ng paraan, paglabas mo wala din naman mga open na mga establishment na pwede mong pagtrabahuan, na trabaho ka ngayon, kumukuha mo din yung pera mo, or tatrabaho ka pag after 15 days, makukuha mo. Kasi walang-wala na ngayon sa labas. Alam nyo ba guys? Hindi ko na alam pa ano nangyayari sa labas. It's almost 2 weeks, I am staying at home, hindi ako lumalabas. Alam nyo kung bakit? Ang asawa ko super worried sa akin, kasi may hika nga ako, so bawal talaga akong lumabas. Yung mama ko tumawag sa Nicole, sinabihan po ang asawa ko na huwag papalabasin si Jessa kasi may hika yan. Prone yan ngayon sa ano ngayon, anong nangyayari. Sunurin naman po ang asawa ko. Ayan. Hindi na ako guys nakakalabas, promise. Hindi ko na alam kung anong nangyayari kalabas. Last na paglabas ko nung pumutok pa lang itong quarantine na to, nakikipag-meet up ako ng mga face mask sa mga client ko. Happy, what's that? What happened to you? Nananaginip ng aso ko. Tapos yun, ngayon hindi na. Almost 2 weeks, actually. Madami na akong namimiss. Namimiss ko na mag-motor. Namimiss ko na lumabas, mag-mall. Pero alam mo guys, after this quarantine, huwag muna kayo ma-excite magagad ha. Magpalagpas kayo lang siguro 2 weeks or sabihin na natin pwede wag na. Kasi guys, I'm sorry.
kasi hindi natin alam kung yung virus nandiyan pa. Alam mo yung unang pagpalabas sa atin ng government, pag doon nalabas na tayo, trial and error pa lang ha. So, subukan pa lang nila kung may makakawa pa ba, wala. So, kung ikaw kung excited, super aligaga ka lumabas, pwede ikaw makawaan. So, that's it guys. Busog na ako. At madilipit ako. Bye for now. Thank you sa pagsama sa akin. At kakamagin na po ko at habang kumakain ko. Bye guys!